Namagasa Dirin nagtatanong Kaya ko pa ba Tuwing nalandas ay Di makita Puro pagbabalat Kayo at pagkakasala Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na mapagmahal, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa biyaya na aming tinatanggap araw-araw. Sa umagang ito, may pinagkaloob mo sa aming lahat. Dinadakila namin, Panginoon, O Diyos, ang iyong pangalan. O Jesus, muli samahan mo kami sa aming pagninilay, pananalangin at pagpakikinig sa iyong banal na salita, sa iyong mensahe sa araw na ito. Nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang maging gabay at panglaw namin upang kami ay magkaroon ng mas malalim na pangunawa at maliwanagan ang aming isipan upang sa gayon ay patuloy kami tatahak sa daan patungo sa iyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Araw po ng Lunes, October 25, 2021. At binabati ko po yung kaibigang kumpari na si Father Pascual Abaya ng Happy Happy Birthday. Mabuhay ka. Ang ating pong gospel ngayon ay Luke 13 verses 10 to 17. Jesus was teaching in a synagogue on the Sabbath, and a sick woman was there. An evil spirit had kept her bent for 18 years, so that she could not straighten herself up at all. On seeing her, Jesus called her and said, "Woman, you have been freed from your infirmity." Then he laid his hands upon her, and immediately she was made straight and praised God. But the ruler of the synagogue was indignant because Jesus had performed this healing on the Sabbath day, and he said to the people, "There are 6 days on which work is to be done. Come on those days to be healed and not on the Sabbath." But the Lord replied, "You hypocrites! Is there one of you who does not untie his ox or his donkey on the Sabbath and lead it out of the barn to give it water? And here you have a descendant of Abraham whom Satan kept bound for 18 years. Should she not be freed from her bonds on the Sabbath?" When Jesus said this, all his opponents were put to shame, but the people rejoiced at all the wonderful things he had done. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mga minamahal na kaibigan, ano po? Ito ay laging tinatanong ng Diyos. Laging itinatanong ni Jesus sa mga tagasunod niya, sa kanyang mga apostol. At itong mga, sa mga taong ito, na patuloy siyang tinutulugsa at binabatikos. Ang laging niyang katanungan, ano ba ang mas mahalaga? Ang sumunod ka sa batas ni Moises? Ang sumunod ka sa batas na iyong nakagisnan ayon sa tradisyon? Ayon sa kultura, ayon sa turo at aral ng mga sinaunang propeta at mga sinaunang mangangaral, ito ba ang mas mahalaga o yung ang ikaw ay makagawa ng kabutihan? Makagawa ng kabutihan na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, sa paningin ng Ama at sa pagbabasbas ng banal na Espiritu. Ikaw ay makagawa ng kabutihan kahit ito ay, kung mapapansin natin, ay hindi tahasang tumutugma sa batas na o alituntunin
na pinatutupad nung panahon sa lumang tipan o kaya naman kahit sa panahon ni Jesus. Ano nga ba ang mas mahalaga? Ang tumupad ka sa isang batas dahil ito ay nakagawian at ito ay turo at pangaral kaysa sa babaliin mo kahit papano ang isang batas dahil nakikita mo na mayroong isang taong nangangailangan ng tulong, ng awa, ng pagpapatawad at nangangailangan ng pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos sa oras na iyon. Ito kay mga kaibigan, ito ngayon ang gospel natin ngayon na medyo binali ni Jesus yung batas ng Sabbath, ng araw ng pamamahinga na kung saan siya ay kinu-question ng mga mangangaral ng mga pariseyo. Siya ay parabang binabatikos na hindi ka dapat gumawa niyan dahil ngayon ay araw ng pamamahinga. Ang dapat lamang ay gawin niyan mula Lunes halimbawa hanggang Sabado. Pero sinagot niya, bakit kayo ba pag nauuhaw ang inyong hayop, hindi niyo ba siya inilalabas sa bukid at dinadala sa tubigan para uminom? Ay halos pareho din yun sapagkat ang iyong iniisip ay ang kabutihan at magiging magandang kalalabasan ng iyong hayop. Eh samantalang ito ay tao, likha ng Diyos din. Bukod sa likha ng Diyos, pinaka mahalagang nilikha ng Panginoon sapagkat siya isang kawangis at matagal nang inaalihan ng masamang espiritu o sabihin natin na pinahihirapan ng masamang espiritu sa kanyang sakit. Mahigit 18 taon na. Hindi ba pwede itong pagalingin at bigyan ng karampatang lunas kahit ito ay araw ng pamamahinga para madaman niya rin naman ang pag-ibig ng Diyos? Ang pagmamahal ng Ama ay hindi kailanman ibinibigay lamang sa mga pinipiling tao kundi ito ay para sa lahat. Ito yung question, ito yung katanungan sa sitwasyon na nais ng ating Panginoon na tingnan. Na nais ng ating Panginoon na pag-isipan, bigyan ng pansin na ang kanyang pag-ibig, hindi ito ay may pinipili, ito ay walang sinisino, at ito ay walang inilalaan lamang para sa mga may kaya o sa mayayaman o sa may mga pangalan, kundi ang pag-ibig ng Diyos ay inilalaan para sa lahat, lalo na sa mga taong nangangailangan ng kanyang kalinga, ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pag-ibig, at ng pagbabalik loob ng tao, kahit pa man ito ay araw ng pamamahinga. Ito rin ang ninanais ng ating Panginoon. Ano po? Hindi natin nakikita minsan yung maaari nating ibahagi sa iba. Yung maaari nating gawin sa iba, kahit na ito ay maliit lamang, kahit na ito ay hindi masyadong popular, sabihin na natin, pero kung ito ay merong kasama na pag-ibig at pagmamahal, pagpupuri sa Diyos at may kasamang paglilingkod, maski ito ay sa araw ng pamamahinga, ang Panginoon kailanman ay hindi ka pipigilan. Ang Panginoon kailanman ay hindi ka kukwestiyonin o hindi ka tatanungin o hindi ka didisiplinahin. Dahil ang lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos, ang lahat ng bagay na kanyang pinakita, ang lahat ng bagay na kanyang pinangangaral ay patungkol lamang sa iisang layunin, ang madama ng lahat, ang maramdaman, marinig, maisa puso, maisa buhay, at maibahagi ng lahat ang tunay at dalisay na pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Iyon po kinakailangan nating tignan, yun po ang kinakailangan natin pagbasihan at yun din ang maging panuntunan nating lahat sa pagtulong, sa paggawa, sa pagbabahagi ng ating sarili sa iba. May pagkakataon na kinakailangan natin gawin. Hindi dahil sa ayaw natin sumunod sa panuntunan o alituntunin o sa batas na itinuturo, kundi mas kinakailangan sa oras na ito ay punuan natin ang maaari nating magawa upang ang isang tao ay makapagbalik loob sa Diyos. Ang isang tao ay makadamang muli ng kanyang pagmamahal, ng kanyang ng pag-ibig ng Diyos na matagal niya nang hindi nararanasan dahil sa kanyang kasalukuyan
na tinatawag na dinaramdam. At ito ay isang halimbawa nung ginawa ng Panginoon nung siya ay nagpagaling sa araw ng Saba. Sapagkat sabi nga, araw ng pamamahinga, bakit hindi natin nahayaan na ang babaeng ito, o halimbawa ang sinumang tao sa oras na yon, ay magkaroon din ng mas mahusay, mas maayos, mas malinis na kapahingahan sa piling ng Diyos, sa piling ng Amang lumikha, sa tulong ng Banal na Espiritu Santo. Kaya ito lamang ay dapat nating tignan at yung pagpapagaling ni Jesus dito sa Ebanghelyo ay muli isa na namang tanda ng walang hanggang pagpapala, walang hanggang kapangyarihan ng Diyos na ibinibigay sa ating lahat, na walang sino man ang maaaring makapagpalaya sa ganitong sitwasyon kundi ang tao at ang Diyos na nagmula sa Ama. Ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay may pagpapala at kaisa niya ang Ama sa kanyang gawain. Kaya yung mga bagay na ginagawa niya, hindi man ito naiintindihan, lalong-lalo na ng mga parisayo at ng mga mangangaral, pero hindi siya natitinag, hindi siya natatakot, patuloy niyang ibinabahagi, patuloy niyang ipinakikita sa mga tao ang walang hanggang pagpapala ng Diyos. Dahil alam din ng Panginoon, pagdating ng tamang panahon na siya ay papasok na sa Jerusalem upang magbata ng hirap, ipako sa krus at mamatay, ilibing, ay mayroon na siyang naitanim o naipunla sa mga tao na siyang magiging bahagdan upang sila ay magbahagi kung sino at ano si Jesus sa buhay na kanilang kinasasadlakan, sa buhay na kanilang uri ng buhay na kanilang kinasasapitan, lalong-lalo na kapag sa Jesus ay umakyat na sa langit. Ang sabi nga natin dito, ang lahat ng ipinamamalita nung si Jesus ay buhay pa ay pag-ibig ng Diyos, ang lahat ng pagkilos at pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Jesus nung siya ay nabubuhay pa ay ibinabahagi niya sa lahat. Ngunit nung si Jesus ay ipinako sa krus at namatay, yung kung sino man yung nagbabahagi nung siya ay nabubuhay pa, nung siya ay namatay na, siya naman ang ibinabahagi ng mga taong sumusunod sa kanya. Kaya makikita niyo sa dami ng daloy ng Banal na Ebanghelyo ay naging instrumento ang mga apostol at mga tagasunod ni Jesus upang magpalayas ng masamang espiritu, upang magpagaling ng mga may sakit, gamit at dala ang pananampalataya sa Diyos na lumikha sa pamamagitan ni Kristo. Ito rin ang panawagan sa ating lahat, ano po, na huwag tayong magdadalawang isip na magbahagi ng ating sarili. Huwag tayong magdalawang isip na tumulong sa ating kapwa, maski man ito ay araw ng pamamahinga. Sapagkat ang paggawa ng kabutihan sa kapwa, ang makapagpaligaya ka kahit sandali sa oras na yon, ay isang mahalagang turo at aral ng Diyos nang gumawa ka ng kabutihan, nang ikaw ay nagmamahal, umiibig, at nagbibigay at nagbabahagi ng iyong sarili sa iba dahil sa iyong pagmamahal sa Panginoon. Yun po sana, no, ang dapat natin laging pag-aaralan sa ating buhay. Lagi ko ngang binabanggit, hindi naman kinakailangang malaki. Hindi kinakailangan na mag-donate ka ng malalaking bagay, na maraming, na involve ang napakaraming pera. Hindi naman po yun kinakailangan. Maliit man na bagay na magagawa mo sa iba, kung ito ay nagmumula sa iyong puso at iyan ay kinapupulutan ng maganda, maayos at kabutihan ng iba mula sa iyo, ikaw ay tumutugon sa panawagan ng Diyos. Ikaw ay tunay na naglilingkod sapagkat nagkakaroon ka ng pagkakataon na unahin ang iba kaysa sa sarili mo. Uulitin ko, hindi kinakailangan marami, hindi kinakailangan malaki. Minsan, ang pagkilos ng Diyos, may mga pagkakataon na ang paggalaw ng Diyos ay hindi lamang sa malalaking bagay. Minsan sa maliliit na aspeto ng buhay na iyong kinakaharap, naroon ang Diyos, hindi umaalis. Nasa puso mo,
nasa pagkatao mo at pag ito ay binahagi mo, mararamdaman ng iba. Meron nga akong kilala dun sa lugar nila, ano po, kahit sila ay mahirap, lagi silang laging nakangiti yung mag-asawa, laging bumabati ng magandang umaga o magandang hapon, at kung pupunta sa bahay nila, inaasikaso na lang maayos kung anong pwede nilang i-offer, ibinibigay nila, at magaan lagi ang kanilang pakikitungo sa iba. Wala silang sinasabi, hindi sila nagbabahagi ng ebanghelyo, hindi sila nagbabasa ng Biblia. Pero yung kanilang pagiging totoo sa sarili, ang yon, at iyon ang kanilang ibinibigay sa iba. Maraming mga tao doon sa lugar nila na pag nakita sila, alam mo yung dalawang yung mag-asawa na ay nakakatuwa kasi kahit hirap sa buhay, laging nakangiti, laging masaya, laging handa na makipagkwentuhan sa'yo, nakakagaan ng loob. Ano po? Minsan nga iniisip namin, paano kaya nila nagagawa yun? Yung po bang simpleng ganun lamang na naiisip ng iba sa nakikita doon sa mag-asawa, yun ay pagbabahagi na ng salita ng Diyos. Yun ay pangangaral na ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Dahil ang sabi naman ng Panginoon, lagi natin isabuhay at lagi natin ipadama sa kanila ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng ating mga gawa sa buhay. Maging ito man ay maliit o malaki, kung ito ay nagiging maganda at kapupulutan ng aral ng iba, ito ay kaibig-ibig sa paningin ng ating Panginoon. Sabi nga ni San Francisco de Assis, St. Francis of Assisi, sabi niya, nung bago-bago pa lang yung kanyang kongregasyon, sabi niya, sige, magsihayo kayo at mangaral ng salita ng Diyos. Kung kinakailangan, ay magsalita kayo. Sabi niya, go and preach the goodness of salvation. If it is necessary, use words. Ibig sabihin, kahit hindi mo gamitin ang iyong pananalita sa pagkilos, sa paggawa, sa pakikitungo mo, yan ay nagbabahagi ka na ng pag-ibig, ng salita, ng Diyos. Ayun din ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Maging ito man ay araw ng Sabat o hindi, araw-araw. Araw-araw, walang pinipiling oras, walang pinipiling araw, walang pinipiling panahon. Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa. Wag ito ay naisa puso mo at nakita mo sa pagkakataon na yon na may magagawa ka, huwag kang magdalawang isip, huwag kang magatubili. Ibahagi mo kung anong kaya mong gawin. Dahil naroon kumikilos, naroon ang pagpapala, naroon ang pag-ibig ng Diyos na ikaw sa oras na yon ay tumatahak sa tamang landas patungo sa buhay na walang hanggan na inilalaan ng Diyos para sa ating lahat. Lagi nating alalahanin, lagi nating tatandaan ang tunay na naglilingkod, ang tunay na sumusunod sa daan patungo kay Kristo ay yung mga taong laging bukas ang sarili sa pagtulong sa kapwa, laging bukas ang sarili sa kababaan ng loob, laging bukas ang pagkatao, ang kanyang puso, ang kanyang sarili na maibahagi ang kanyang kakayahan o talento sa iba na nakakagawa ng kabutihan at hindi inaangat o dinadala ang sarili sa itaas sa halip na nanatiling nasa mababa subalit na ibabahagi ang anuman mayroon siya. Sa ngalan ng Diyos, sa ngalan ng Panginoon, kagaya ng mga simpleng bagay na maaaring magawa upang sila o ang ibang tao ay magbalik loob sa Diyos o makakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng kabutihan na ibinabahagi mo sa iba. Maging ito man ay araw ng Linggo, Lunes hanggang Sabado, sabi ng Panginoon, mahalaga kahit anumang araw ito mangyari, mahalaga ang ikaw ay nakapagbabahagi, ikaw ay nakapagpapangiti sa iba, at ang ikaw ay bigay ng kahit kaunting kasiyahan sa paraan na makakaya mo dahil dinadala mo si Jesus sa piling ng iba. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, lagi mo po kaming gagabayan
Turuan mo kami lagi, Panginoon, na matutong magbahagi sa iba nang walang hinihintay na kapalit o pagmamataas, na walang pagyayabang o pag-iimbot. Lagi po namang, lagi po sanang mamutawi sa amin ang kababaan ng loob upang kami ay magkaroon ng tunay at tapat na paglilingkod at pagbabahagi ng sarili sa iba. Wag po sanang lagi naming iisipin ang aming edukasyon, ang aming narating sa buhay, ang aming yaman, ang aming husay at galing. Sa halip, ang iisipin po namin ay kung paanong matatanggap ng iba ang iyong salita o Jesus sa paraan na magagawa ko o maibabahagi ko. Dahil dala-dala kita kahit saan man ako magtungo at ikaw ang bandila ng aking puso at pagkatao. Sa halip na kami, ako ay maging mapagmataas at maging mapagmagaling sa kapwa, ay maging bandila ko, Panginoon, ay ang kababaan ng loob. Pagiging maunawain, pagiging mapagpatawad, mapagbigay sa kapwa, dahil ito po ang tinuturo mo sa amin. Salamat po, O Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ginagawa mo ngayon sa oras na ito, nasaan ka man, lagi mong tatandaan, mahal ka ng Diyos. Ang pagmamahal niya ay hindi nagbabago, hindi nawawala, hindi nababawasan, hindi naglalaho. Ang kanyang biyaya at pagpapala ay nariyan sa tabi mo, nariyan sa harap mo, nariyan sa puso mo, dahil mahal ka ng Diyos. Manampalataya ka lang. Huwag kang bibitaw. Pagpalain ka. Yeah.